Hello mga ka-Tag 91.1, it's me again, Johnny Biryani. And for today, dito sa Tag Pack-Up, now we are joined by the singer-songwriter na na-miss natin, of course, na mapakinggan yung mga songs niya ng live dito sa UAE. Let us all welcome the queen of R&B herself, Kyla! Hello Miss Kyla, kumusta? I'm good, thank you. Salamat for having me. Kanina po tinatanong ko kayo, naalala niyo pa ba yung last na punta niyo dito? Kasi sa pagkaka-recall ko, hindi ko pa po kayo na-meet ng sobrang malapitan. Pero pinanood ko yung show nung 2018. Nakasama niyo po dyan si Gila Angeline Quinto. I believe may video mo ako doon eh. I-check ko mamaya sa archive ng ng stories ko. Pero doon sa maaalala niyo po, how was your last performance here in Dubai, UAE? Kumusta po noon? Sobrang saya. Saya ng mga Pinoy na audience talaga. Walang kapantay yung warmth na pinapakita nila every time may nagpe-perform na Pinoy sa Dubai. Iba, masaya. Parang nandito ka rin sa Pilipinas. Yan yung pakiramdam. Very exciting. And of course, medyo hindi ka din naman namin na miss Miss Kyla, no? Kasi kapag manonood kami ng iba't ibang mga shows, once in a while napapanood ka namin, lalo na sa paghurado mo, 'di ba, sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. So, I wanna ask kung i-describe mo in one word yung experience mo sa It's Showtime. Anong word 'yon and why? Fun. Fun kasi every day, well, every time na nandun ako, parang may nade-discover ka na someone very talented, nakaka-discover ka ng iba't ibang klase ng boses, ng ganun. And fun din kasi parang I'm also learning from them. Masaya, sa'yo ng mga hosts, ganyan. Masaya, parang naglalaro lang kami din actually, but syempre, we have to seriously give her advice and comment to mga contestants. But it's so fun. Minsan lang inaalaska ka, di ba? Kapag may mga comments, isa pa yun. may mga jokes. Pero I want to tell you this, Miss Kyla, yung mga jokes mo sobrang havi na havi sa akin. Kung iba sasabihin yan, ay medyo corny naman yung jokes ni Kyla, pero magkakasundo tayo sa mga jokes mo. I wanna ask din, sino yung palagay mo masasabi? This is a follow-up question, no? Sino yung masasabi mong parang sa Showtime pinakamakulit para sa'yo? Pinaka makulit? Lahat kasi sila makulit eh. Parang walang pinaka. It's pinaka. A tie. Oo, iba-iba kasi sila ng type ng pagiging funny. Si Ate Vice kasi medyo may konting pako-okray ng konti na nakakatawa, di ba? Na hindi naman siya offensive, hindi ganun. Si Ryan, nakakatawa lang siya talaga kahit wala siyang gawin. See? Nakakatawa sila lahat. Meron bang parang pinaka... Vice, Ryan, and I find Jong very funny also, yung mga hirit niya. Hindi ka naman na o-offend minsan sa mga parang biroan, ganyan, sa show? Hindi. Kasi feeling ko, pag hindi ka nila ginajoke, parang wala silang pakialam sa'yo. Parang hindi ka friend, no? Kapag hindi ka ginajoke. Sama sa show, ganun. Ganun yung feeling, parang ano ka, outsider, pag hindi ganun, ginajoke. So, I don't, take offense sa mga jokes nila pag niloloko nila ako. Minsan nga, sinasabihin ako, wala kang kausap mo. kasi natatawa ako sa sarili kong mga jokes or natatawa na lang ako minsan out of the blue na hindi ko rin alam kung bakit sometimes. Yeah, Miss Kyla, minsan, parang isa sa mga pinaka-paborito ko rin, napakaseryoso ng comment mo, di ba? Ang ganda nung parang konteksto niya. Pero yung mga hosts minsan, alam mo, yung nalalaro nila, nabibigyan nila, let's say, ng ibang meaning, ganyan, di ba? Oo. Yeah, ganyan nga. Tapos ako yung huling-huling nakakaintindi ng mga joke nila. Correct. Kasi tatanong when after, bakit kayo tumatawa? Ano nakakatawa? Ganyan. Oo. Sila sa akin, ganun. Ah, okay. Tsaka mo na-gets after nung show na. Medyo loko kasi ako talaga. Pero yan, since pinag-usapan din natin ng Showtime, siguro another follow-up question lang, Miss Kyla. No? Alam naman natin yung parang kinakaharap ng show ngayon na parang challenge. So, for you, ano po yung masasabi nyo doon? Or ano po yung parang comment ninyo sa challenge na kinakaharap ng It's Showtime ngayon? Siguro, syempre, nalulungkot ako na
may ganong pangyayari, ganyan. Ayoko na lang din magsalita ng anything kasi, syempre, I just want yung time where we rest to just be over na and then move forward na. Ayun, syempre, I pray for everyone na sana okay lang sila. I'm sure okay lang naman lahat. But syempre, nakakalungkot na bakit ganyan. Pero babalik at babalik naman yan. Magbabounce back ng stronger ika. Yes. No? Eto, Miss Kyla. Yes. Eto, Miss Kyla, nitong mga recent months, I believe around June, correct me if I'm wrong, no, medyo naging sentimental ka ng konti nung kaka-10th birthday nung son mo na si Toby. Bakit po medyo sentimental kayo that time? Dun sa mga post niyo? Actually, I'm always sentimental when it comes to my son. Kasi, first, syempre, anak ko siya. Siya yung nag-iisa kong anak. And, I get emotional every year na nag-celebrate siya ng birthday. Kasi each year, I feel like he's already outgrown me. He's taller than me. And, now that he's 10, ang dami niyang alam masyado. And, parang slowly nagmamature na siya. Feeling ko, of course, we have to face the truth every day that, you know, I have to grow with him. Kasi syempre, he's growing up. Nag-iiba na rin, nagmamature na yung pag-iisip niya. And naghahanap na rin. Iba na yung type niya na play. You know, yung usual when he was younger, he would always come to me and hug me and say, I love you and kiss me a lot. Ganyan. Now, it's changing slowly na parang nagbibinata na. Ganun yung pakiramdam na he's really outgrowing me. Parang, nakaka-sentimental kasi as a mom, no matter how tall he gets, no matter, you know, how much he has achieved in life in the future, he will always be my baby. And I would always, always want to be, you know, needed by him. Gusto ko yun. I like the feeling of being needed as a mom. I can help him with something. And now, slowly, parang ayaw na niya. Yung parang, mom, it's okay. Don't worry. I can do this. Don't worry about it. Yung parang nagiging independent na siya masyado and it makes me, you know, a little sad na parang, oh, he's needing me less and less and less, you know, every day. Ayun lang. But of course, syempre, I feel like it's normal. It's how it's supposed to be. Diba? Sooner or later, he's really gonna be, you know, like a total grown-up man. Na, so I'm just, as a mom now, I feel like I'm just doing whatever I can and the best I can that he'll grow up to be. A kind person, you know, yung a responsible person na someone that he can be proud of himself. And he, you know, hindi lang yung the world can be proud of, but he himself will be proud of himself, you know. That's what I want for him. It's, yeah, medyo sentimental. I guess every mom, every parent feels this way, you know, as the kids grow and right. Kasi napakabilis nga naman ng ano ng oras, Miss Kyla, no. Actually, gusto ko sana kayo mag-usap ni ano ni Maria Maldita, yung show partner ko, kasi for sure sobra din siyang makaka-relate kasi parang pinag-uusapan din namin itong mga nakaraang araw na inaanak ko kasi yung ano niya, yung bunso niya. So sabi ko, parang kahapon lang yung super liit ng bata, tapos ngayon nagsasalita na, machika na, 'di ba? Tapos the next thing you know, eh 'di ba, nililigawan na siguro na kung sino mang kaklase niya or kaibigan, 'di ba? So parang 'yun yung medyo fear niya rin as a mother, pero unfortunately meron siyang ganap ngayon, pero sana soon magkausap din kayong dalawa, no. And of course, Miss Kyla, alam din naman natin na matagal ka na sa ano, sa industry, 'di ba? Binibilang mo ba yung taon na nagsimula kang let's say mag-audition, ganyan, or yung talagang minamarkahan mo ba, sineselebrate mo ba yung ano mo, anniversary mo sa showbiz? Oo, syempre sineselebrate ko. Every milestone sineselebrate ko. Pero right now, kung bibilangin natin yung years that I've been in the industry, it's as Kyla, as a recording artist, I've been here for 23 years. But if you include the years when I was really starting talaga, started being on TV, it's more than 23 years na. Siguro mga
I started really young kasi, ano pa ako eh, that's entertainment pa ako dati. I was really, really young. If I'm gonna add that to the years when I started as a recording artist, it'll be more than 23 years. Tapos I watched your recent interview kasi tapos na-mention mo nga pala doon na you joined the competition tapos ilang beses ka rin palang hindi nag-champion, no? Bago ka nag-champion, no? So, yes. Kung sa journey na yon na parang hindi naman natin masasabing failures pero ang daming beses na hindi ka nanalo kasi 'di ba yun yung parang ini-aim mo mag-champion ganyan tapos para siyang sabihin natin parang Pia Wurtz back journey na 'di ba nakailang attempt din siya bago maging winner. Oo, five times akong nag-join ng mga competition. Actually, tanghalan ng kampiyon man naman din talaga. Five times, parati akong third place, second place, ganyan, so natalo ako. But I guess, you know, looking back, I feel like it had to happen. You have to fail to succeed. Because it's the only way you learn and grow. So that's why kapag nasa tanghalan ng kampiyon ako, nasa tawag ng tanghalan ako, nag-judge ka. I try to be encouraging dun sa mga, kunyari, may nagong or something. I try to be more encouraging sa kanila. Kasi I know how it feels pag may mga ganong setback na, you know, this is part of your learning. It has to happen. Kasi that's the only way you learn, diba? So parang, ayun. Siyempre, hindi, alam, you know what? Looking back, I'm thankful for all those years na natalo ako, na-reject ako. Kasi parang feeling ko magiging iba yung the way I am as an artist and as a singer if it didn't happen to me. And if I didn't go through all those things, rejections and failures, setbacks, yung ganyan. Tsaka magiging part siya ng parang inspiring story mo, right? Which brings me to my next question. Meron ka bang pinanghihinayangan? Or medyo what ifs sa career mo? Wala naman. Wala. Sabi ko nga, naisip ko nga kanina eh. Kung babalikan ko yung time na nagsistart ako, I'd make the same choices. Again. Kasi parang feeling ko, okay lahat. I mean, I'm happy where I am. I'd choose the same path over and over if I have to choose. I love that. Palakpang ka natin. Meron tayong ano dito so pakla. Ayan. Hindi gong, palakpak tayo for Kyla. Ayan. Thank you so much. And Miss Kyla, ito, of course, ang dami nang nagse-celebrate sa ating mga Pinoys, di ba? Kasi Burmans na tayo. Ang bilis, di ba? So, ikaw ba, kung magkakaroon ka ng one wish ngayong Christmas, ano yon and why? Yung totoo, I just want everyone in my family to be safe and to be healthy. Yun talaga yung pinaka dasal ko gabi-gabi. So that's my wish for this Christmas. Yes, diba? And ito naman, meron kang pa po ba na parang gustong ma-achieve sa singing career mo na medyo siguro sa, let's say, parang another milestone na gustong maabot, ganyan. Meron pa po ba? Siyempre, tayo kasi bilang tao, parang once we get, you know, once we achieve a certain goal, nagkakaroon na ulit ng panibagong goal, diba? It's never ending. Like, sa ngayon, sa totoo lang, mahirap yung tanong na yan kasi ang dami kong gusto. Ang dami kong gusto ma-achieve. But I guess, sige, ito na lang, yung pinaka-basic, ano na lang. Gusto ko lang kumanta hanggang sa kaya kong kumanta. I mean, hanggang sa maging lola na ako. Alam mo yun, gusto pa rin na akong pakinggan. Yun yung goal ko na parang, as in, I'd leave, you know, something beautiful, you know, when I'm not here anymore. Pero syempre, that's in a 100 years. Ayun, something beautiful to leave for them to listen to. Kahit na matanda na ako, so kakanta pa rin. Yung goal ko. Oo, that's right. Na alam mo naman tayo mga Pinoy, hindi magsasawa actually sa boses mo, 'di ba talaga? And speaking of voice, speaking of achievement, meron ka din bago ngayon na achievement na masasabi nating milestone din kasi meron kang sarili mong rendition ng Hanggang Kailan, right? So, let's talk about the song, Miss Kyla. Kwento mo itong bagong song mo or bagong rendition ng Hanggang Kailan. Okay, so this song actually is not an original. Hindi siya original ko na kanta. Ang original na kumanta nito ay si Michael Pangilinan. It was written by my handler.
Cynthia Roque and Rock Santos. And then, so hindi siya talaga, hindi siya intentional talaga na magiging single ko ngayon. Kasi I really recorded this song para sa anniversary ni Rock Santos. For his 15th year anniversary, it was supposed to be a part of an album. I'm not sure kung pwede ko sabihin. Pwede na siguro kasi mag-celebrate siya ng 15th year niya this November. So yes, it was supposed to be a part of that. Pero walang pressure na ni-record namin, as in sobrang relax lang kami. And it turned out to be so nice. Right. So naging single siya. Yun. So ayun. And now I'm just so happy kasi ngayon sa Spotify it already has 400,000 streams. Kanya, nakakatuwa. Achievement yun for me na may ganun. Marami na yung streams. For me, madami na yun. So ayun, I'm just happy na everyone, at you know, a lot of people can hear it now. And it's a beautiful song, di ba? Para sa lahat ng mga taong umasa. At parang sa mga taong sa umasa. Totoo, ang daming nakarelate, Miss Kyla. No? Do you read comments? Hindi na, masyado. Okay, dahil hindi ka nagbabasa, ako magbabasa for you. Bigla ako nagbasa, no? Okay, basa tayo ng ilang ano lang naman comments. Sabi ni username at joemc5341. Ito yung sa YouTube, yung sa ano, yung sa lyric video, no? Sabi niya, takang-taka ako dito kay Maring Kyla. Hindi naman broken-hearted sa love life, pero yung emotion, grabe. Truly a queen. Your reaction. Oh, thank you. Ang dami pa eh, sobrang dami pa. Ayan, may nagre-request na sana maging OST daw ito sa isang teleserye, ganyan, and... Sana, di ba? Oo, kasi alam mo na, parang yung mga theme ng mga series natin, suswakto eh, no? Sasakto, no? Oo, so, sasakto lang natin na ganyan yung kailangan words and lyrics. Right, oo, relate na relate ang mga Pinoys. So ito nga, Miss Kyla, since napag-usapan natin itong hanggang kailan, dugtungan mo itong word na to na connected sa buhay mo. Hanggang kailan blank? Ako, ang dami kong hanggang kailan. Hanggang kailan ako magda-diet? Parang yan din yung tanong ko sa buhay ko ngayon, ha? Ang hirap po ba kaya? Parang effort. Kailan tayo effort pumayat? Ayun. Hirap din ako dyan, Miss Kyla, ngayon. So, ayan, please invite our listeners, of course, na pakinggan and i-stream, of course, yung rendition nyo po ng Hanggang Kailan and kung ano pa yung mga aabangan sa inyo. Una-una sa lahat, gusto ko po magpasalamat for all the love and support that you have shown me sa lahat po ng nag-stream ng Hanggang Kailan, ang aking bagong single. Thank you so much. And I hope sa lahat pa lang hindi pa nakakapakinig, you could stream it sa lahat ng favorite digital platforms nyo. It's on Spotify, Hanggang Kailan, under Star Music. And please watch out for my new album. It's coming out very, very soon. Thank you so much. Alright, maraming salamat. Unfortunately, hanggang kailan na magtatapos ang interview na to, hanggang ngayon lang. Pero soon, abangan natin yung mga gadabs ni Miss Kyla. And of course, sana makabalik po kayo dito para sa another concert na naman or performance ninyo. Yes, please. Thank you so much. Have a great evening. Tag 91.1 Pinoy talaga!